Today, nare-recommend naman po tayo sa aming kusina sa ngayon. As nakikita ninyo ang kaligid, kusina pa rin as usual. So guys, today, ipapakita ko po sa inyo kung ano na naman ang gagawin kong merenda sa araw na ito. Guys, today, gagawa po ako ng pinakilala sa ating turon. Pero guys, hindi po saging ang gagawin ko kasi wala po kaming saba dito, wala po kaming saging dito. Kundi ang saging namin dito ay yung chiquita lang na mula sa South America, Latin America. So ngayon guys, gagawa po ako ng kamote turon with ubi. Pero wala rin po akong priskong ubi dito. Kaya ang gagawin ko mga guys ay ang ilalagay ko na lang ay itong ubi jam. So, masarap din po ito guys. Oh, na really? Panglagay sa kamuti turon. Nasubukan ko na siya. So, ito po yung mga sangkap na mayroon ako dito. So, ubi jam. Kamuti. May tatlong kamuti ako. Nakita niyo? Tatlong kamuti. And, syempre, hindi mawawala rin yung vanilla extract na ilalagay natin. Nut mix na kaunti and cinnamon. Hindi mawawala. Kasi pag nagbibake ako or nagagawa ako ng mga merindang katulad dito, nilalagyan ko po siya ng mga ganito para po siya ay mabango. Ang ilalagay ko po, mga guys, hindi po sugar, kundi ang ilalagay ko na lang po para naman siya ay matamis ng kaunti ay honey. Pwede rin po to. At ilalagyan ko rin siya mamaya ng kunting yung inan-add na siyang tuyong nyug. Kasi wala kami ditong ano, sa amin kasi pag gumagawa kami ng ganitong merinda, nilalagyan namin ng kaunting magulang na buko. Yung bukong matigas na kung tama yung word ko, sinabi ko. So yun nilalagay namin. At mayroon din tayong wrapper. Kasi tinatamad ako ngayon gumawa ng dough, kaya mayroon ako dito ready-made na lang wrapper nga para sa pangbalot ng ating kamote turon. So guys, ito po yung ating kamote. Ating muna siyang babalatan. Hinugasan ko na po ito kanina. So babalatan ko siya at ating ilalaga siya muna para siya ay lumambot. So babalatan po natin. Guys, ang kamuti po rito sa amin, hindi po kasing ganda ng kamuti mula sa atin. Kasi to mula pa to sa Asia, or kung saan man to galing, Pakistan or India. Kaya po, ganito po yung kamuti, bugbog na siya. Kikita niyo naman, hindi na siya kasing ganda yung sa atin. So, ganyan lang mga guys. Ngayon, hiwain muna natin siya. Papakita ko lang to sa inyo. So, para madali po siya maluto, liliitin ko po siya mga guys. Maliliit yung hiwa ko. So, nakita ninyo kung gaano kaliit yung hiwa ko. Para po madali siya maluto. Ayan na siya. Then, ilalaga naman natin siya mga guys. A few moments later. So mga guys, luto na po ang ating kamote. So ngayon, titimplahan naman natin siya mga guys. First, ating, ano muna natin yung, ganituhin muna natin para po naman pino yung ating kamote. Kita niyo? So yan, dahil ready na ating kamote, ilalagay muna natin yung ating nyug. Ayan. Bahala po kayo kung gaano karami yung sa akin mga isang tasa yun. Ngayon, lalagyan ko naman siya ng honey. Nandiyan na rin po yung ating honey. Ngayon, nilalagay naman natin yung ating ubi jam. Sarap sana mga guys kung ilalagay natin dito yung preskong ubi mula sa atin. Iwala naman kasi tayo. So, ubi jam na lang yung lagay na. Ako kasi pag naglalagay nito, isang gara po, inuubos ko na po mga guys.
para naman malasahan yung ube. Kasi mas masarap yung maraming ube. Ngayon, lagyan naman natin siya ng konting nutmeg. Cinnamon. Sa cinnamon, kailangan marami-rami. Kasi masarap siya kung marami cinnamon. Ang isang kutsara po. Ngayon, nandiyan na po yung ating nutmeg, cinnamon. Lagyan naman natin siya ng vanilla extract. Mga 1 teaspoon lang po mga ito. Ngayon, ating siyang iwan po na yung ulit. At ulit kanina. Ayan mga guys, nahalo na po siya. So mga guys, dahil ready na po ang ating kamote, ngayon i-wrap naman natin siya mga guys. So nakita nyo, naka-ready na po ang ating wrapper. So paisa-isa lang po muna. Yan. Parang gumagawa lang po tayo ng Shanghai mga guys. Yan. Siyempre, lahat naman tayo mga Pilipino, alam natin kung paano magbalot nito. Guys, pag ako pong nagbabalot ng mga ganito, hindi ko po siya nilalagyan ng itlog dito sa dulo. Nilagyan ko lang siya. At mamaya sa pagpiprito natin, iuna natin yung ganyan para siya ay so yan, kabalot na po ang ating first na turon. Continue lang tayo. Guys, patapos na po ang ating pagbabalot. Ito ang nakita ninyo, marami na po akong nagawa. So ngayon, kaunti na lang po, malapit na. Guys, alam niyo ba, ang sarap kumain ng ganito. Kaya lang, matrabaho kahit gumawa ng lumpia. Pero siyempre, ano kung gusto natin ng masarap, diba? Kailangan po tayo ay mag-supper. Ito doble po ang wrapper nito kasi sira siya. So, ngayon nakita nyo na dito. Malaki siya. So, ayan, makapal po. Kahit kunti lang ilalagay nyo, pag doble po yung wrapper, malaki na pong tingnan. Kaya kung pang-negosyo, tips ko sa inyo, doblehin nyo yung wrapper para malaking tingnan. Kasi kung isa lang, kunti lang yung masyado. So guys, tapos na po ang ating pagbabalot. Ipiprito na po natin siya. So mga guys, ready na po ang ating kawali. Nakita ninyo, iniinit ko na po siya. Ngayon, nilagyan naman po natin siya ng vegetable oil, mga guys. Ayan. Sa amin kasi sa probinsya dati, mga guys, ang ginagamit po namin is coconut oil. Masarap yun dito. Kaya lang, wala kasi kami dito sa bahay, pero mayroong nabibili dito. Mahal lang siya masyado, kaya hindi ko siya gagamitin. Nakita ninyo, kanina sinabi ko sa inyo, hindi ako naglalagay ng itlog dito para dumikit siya. Ginaganyan ko lang siya. Ngayon ang pagpiprito ko niyan, guys, diretso lang pong ganyan. Hindi pa siya gaano mainit, pero pabayaan nyo lang natin. So, ganyan. Iuna ninyo to para magsara siya agad. Ganyan. So, antayin lang natin siya bago siya mag-brown. At bago natin siya babalik na rin mga guys. So yan mga guys, nag-brown na po. Kaunti yung ilalim. Ay nakita ninyo, nagsara na siya. Kaya hindi nyo na kailangan actually, kung gumawa kayo ng ganito, lumpia o ano man, hindi nyo na kailangan lagyan pa ng itlog para siya magsara. Ay nagbabrown na siya. Ayan. Wow. Ayan. Almost ready na po siya mga guys. Oh, yan.
Wow. Hindi na po ako maglalagay mamaya ng latte. Ay, hindi na po ako gagawa ng latte at ilalagay ko dyan. May lalagay na lang ako mamaya sa ibabaw, mga guys. So, mga guys, tapos na po ang ating kamutitoron with Obi John. So, ngayon, guys, dahil wala po akong latik na ginawa, ang ilalagay ko po dito, mga guys, mayroon po ako dito dates syrup 100% mula sa dates. Ayan, nakita ninyo? Yan. Yan po ang ilalagay ko siya sa ibabaw dahil wala po akong latik na new with sugar dahil matamis masyado. So, ngayon, ang ilalagay ko dito sa ibabaw, ito po, mga guys. Nakita ninyo kung gaano po kasarap ang aking ginawang kamuti with Obi John turon. So ito na po, guys, ang itsura, at nakita ninyo na po kanina kung paano ko ginawa. So, guys, maraming pong salamat na sinamahan ninyo ako sa araw na ito sa aking paggagawa ng aming merienda. Guys, ito na po. Kain tayo. See you next time, guys. Bye for now.